Giganteng oso, sumalakay sa isang malayong probinsya. Ang oso, may pakay raw sa mga naninirahan doon. Kung ano ito, sabay-sabay nating alamin. Sa kwentong amazing ng kapuso actress na si Mikey Quintos. Gulat ba kayo mga aha? Mas nakakagulat yung kwento ko sa inyo ngayon. Pinamagatang ang Giganteng Oso. Panulat ni Jerica Ignacio, animation ni Rico Salvan, at punong panulat ni Augie Rivera. Sa isang malayong probinsya, makikita ang isang bayang sagana sa mga biyaya ng kalikasan. Hitik sa mga punong kahoy at mga hayop, ang kagubatan na pinagkukunan nila ng pagkain at pagkakakitaan. Pero dahil sa kasaganaan ito, inakala ng taong bayan na hindi-hindi na mauubos ang kanilang biyaya ng kagubatan. Kaya unti-unti nilang inubusin. Bawat isa sa kanila may ipinagmamalaking gamit sa pangangaso. Sa madaling salita, sila ang salarin sa unti-unting pagkakalbo ng mga puno. Hanggang isang araw, napalot ng takot ang lahat ng isang higanteng nilalang ang sumalakay sa kanilang lugar. Winasak ng higante ang ilang mga tirahan. Hindi sila sigurado kung anong kasing nilalang ito. Aanin na nila nagkahingkante ang sukat nito. May nakatatakot itong mga yabag. Dup, dup, dup. At nakakigilabot na tinig. Roar! Hindi nila malaman kung naghahanap ito ng makakain o matitirhan. Pero ang sigurado, galit ang higanteng nilalang. Simula noon, wala nang naglakas loob na lumabas ng bahay dahil sa takot na makaharap ang gigante. Hanggang isang gabi, sa gitna ng pagbayo ng ulan, naglakas loob, sumilip sa bintana ang isang babae. Dito na nakita ang higanteng nilalang, isang kakaibang uri ng mabangis na hayop na kahuwig ng oso. Nakita niya ang higanteng osong paggala-gala sa komunidad at naghahanap ng masisilungan. Doon niya naisip, galit pala ang higanteng oso. Dahil sinira ng taong bayan ang gubat na tinitirhan nito. Kaya pagsapit ng liwanag, lumabas ang babae at hinikayat ang lahat. Kung hindi natin nirespetuhin ang kagubat ang tinitirhan ng mga hayop na ito, wala silang ibang pupuntahan kundi ang ating bayan. At maaaring manganib ang lahat ng ating mga buhay. Mula noon, wala nang nangahas o mabuso sa kagubatan. Pinangalagaan nila ito at unti-unti ibinalik sa dati nitong ganda. At mula noon, natigil na rin ang mga pag-atake ng higanteng oso sa kanilang bayan. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na respetuhin ang ibang mga likha na kasama nating naninirahan sa mundong ito. Tao man yan o hayop. Aha! Tulad ng nasa kwento, may isang malaosong hayop din daw na matatagpuan sa Palawan. Bukod sa itsurang malapit sa oso, mahaba ang buntot nito na parang sa unggoy. At kung gumalaw naman ay parang pusa. Since sa Palawan lang siya nakikita at hindi siya nakikita sa ibang lugar natin sa Pilipinas, yung population nila is patuloy na nag-drop o nag-decline. Isa sa mga causes would be yung habitat loss niya. Ang hayop na ito ay tinatawag na bear cat o binturong. Totoo kayong local version nito ng isang bear o oso? Bukod sa pagkakapareho sa kulay at katawan, may ilang characteristics pa raw ang binturong ng pareho sa oso. Tingnan nga natin mga kaaha. Omnivore ang mga binturong. Ibig sabihin, kumakain ng parehong halaman at karne mula sa kapwa hayop. Tulad nila, omnivore din ang halos lahat ng bear species, pwera sa polar bear na isang carnivore o meat eater. May kakayahan din tumayo ng diretso on their two hind feet ang mga binturong. Aba, berry also, ha?
At kapag threatened, pareho nilang nilalabas ang malalapad nilang paws bilang defense mechanism. Oh, so, isa bang oso ang Bearcat? Ang sagot? Hindi. What makes it different from the yung tunay na bear is pero yung mga ursids. Sila yung malalaki. Hindi siya talaga bear. Hindi rin siya pusa, no? Hindi rin siya aso. It's more somewhat in between. In between siya ng dogs and cat. Bagamat omnivore, health conscious naman pala ang mga binturong dahil mas mahilig daw sila sa mga prutas sa talaman. May habang almost 5 feet o sinlaki ng average height ng tao at may bigat na aabot ng 50 pounds o halos kalahating sako ng bigas. Hindi man sila oso, bigatin pa rin itong mga binturong. Amazing! Pero itong totoong bear mula sa Vancouver, Canada. Hi, Ate Mang. Mahal na mahal kita. Wait! Nagsasalita? Hindi, talagang staff toy kasi. Hehehe, si Mama Bear. Last July 26, nag-viral ang balita tungkol sa isang Filipina sa Canada na nawalan ng bag. Higit sa nilalaman itong important documents and gadgets, isang teddy bear stuffed toy ang nais daw nitong mabawi. Regalo kasi ito ng kanyang ina na pumanaw sa cancer noong nakaraang taon. I have so many memories of my mom. She does the very typical Filipino mom thing. She wanted to give me something to remind me of my family and of her. And she wanted a reminder that wherever I was, she would always be with me. Ang bihis ni Mama Bear, inspired ng porma ng mommy ni Mara. Mama Bear looks like this. And my mom used to wear glasses just like this and a jacket on top of everything. Ang boses naman ito, recorded voice ng mommy niya. Hi, Ate Mang. Mahal na mahal kita. Lahat gusto niyang buhayin yung memory ng mother niya. Within a prescribed period, no, like for example, 6 months, pero naglilatsin within 2 years, nakakatulong yung pag-usap sa teddy bear. Dahil syempre, yung mga saloobin, yung mga unfinished business na meron siya towards the mother, at least nasasabi niya sa teddy bear. Out of frustration, humingi raw ng tulong si Mara sa local media para mahanap ang bear. Nang ipost ang panawagan online, napansin ito ni Deadpool star Ryan Reynolds at nag-anunsyong magbibigay siya ng pabuya sa taong makakabalik ng bear. After 4 days of searching, naisoli na rin sa wakas kay Mara ang pinakamamahal niyang toy bear. Places, everybody, places! Panda! Itong susunod naming ipakikilala, totoong bear na talaga. It's showtime! Nyik, cartoons! Pero sige na nga, ang mga bida sa bagong movie na ito, hango sa totoong uri ng oso. We sit together like a family? Yeah, and that would make us brothers! Si Grizz na hango sa grizzly bears o yung North American brown bears? Si Panda na hango sa panda bears o yung black and white bears from Asia? At si Ice Bear na hango sa polar bears o yung mga bear na kayang mamuhay sa yelo? Silang adorable characters from the American hit Cartoon Network series, We Bear Bears! Sa pelikula, makikilala natin ang villain na si Wildlife Control Asian Trout na nangakong ibabalik ang natural order ng human world sa pamamagitan ng paghuli sa tatlong oso. Oh no! Pero bilang bahagi ng new normal, hindi sa movie houses mapapanood ang pelikula, kundi sa iba't ibang platforms gaya ng cable TV at video streaming apps. Sa ngayon, nag-i-exist pa ang mga oso sa ibang bansa. Pero huwag naman sanang dumating ang panahon na sa stuffed toys at animated movies na lang natin sila makikita. Their future is in our hands, fellow humans. Aha!